Hey, this is Study First Instrumental TV para sa ating lesson sa PE, which is table tennis. Table tennis, I would like to clarify first what should be learned in this particular module is, number one, malaman natin o how to execute the basic skills needed in table tennis at home. Siyempre, sa bahay lang muna tayo. Then, number two, execute the basic strokes in playing table tennis. I hope ma-perform natin dito. Identify basic strokes playing table tennis. Lahat ng paghawak, pag-stroke, yung open, paghawak, o paano hawakan yung table tennis. Sana makuha natin at maipakita natin sa video na to. So, number one, so to play table tennis, at least meron dapat tayong raketa. So kung wala kayong raketa, so pwede munang ibang ano muna, kasi bahay lang muna tayo eh. Yung mga medyo mapalad sa table tennis talaga kayo mag-ano. And then kung meron kayong medyo konting pera, you can buy from Lazada yung or Shopee yung mga mura munang mga types ng bats natin or paddle kung baga tawagin sa table tennis. So PE, dual sports. So what are the basic grips needed in table tennis? Number one is the grip. So kung maglalaro kayo table tennis, so ito yung basic grip na gamitin natin. Ayusin muna natin yung camera natin. So ito yung basic grip na gagamitin natin sa table tennis. So yun, basic grip yung parang handshake. So, ang tawag doon is handshake. The same as the name suggests, the type of grip resembles one shaking a hand. This is called also the Western grip. So, ang Western grip is also called as the shake hand grip. So, as many players in Europe and America use this style in holding the racket. So, or paddle. So, ito yung paddle natin or racket. So, kung makita nyo, nakataas yung isang daliri dito, then dito. Para kayong nakikipag-shake hands sa isang tao. So, actually ganyan ang hawak natin. Okay? So, pagdating naman sa penhold, ang penhold naman ay para kay, from the name itself, it suggests that you are held holding a pen. So, ang paghawak niyan is like this. Usually, kapag ang penhold, isang penhold user, o pen hold user na grip, usually yung kanilang hawak ng raketa sa likod is meron silang tatlong daliri dito, and ito lang ginagamit nila. Ito yung pinakamatipid na type of grip and economical part sa player, kasi isang ano lang naman eh, isang goma lang ang kailangan natin lagyan. Usually yung likod ng isang pen hold bat, walang goma sa likod. Then, ito lang ang may goma. Then, itong pinaka, ano nila, pinaka handle, maigsi. So, sometimes ganyan lang kaigsi itong kalahati dito. Tapos, yung iba na gumagamit talaga ng shake hand designed na grip na bat, ang ginagawa nila, kinukortihan pa dito para pumasok ng maigi yung daliri nila. So, pag tinanggal ko yan, itong itsura niyan. So, para ka nagsusulat. So, yun. So, ito yung pen hold. Ito yung likod niya. Okay? So, yan yung pen hold grip. Yung pangatlo is yung similar. This grip is named after Danny Similar, as he was the one who used this technique. To have this kind of grip, you should place the thumb of the index finger, the other side, in the racket, and the rest of the finger should be placed on the bottom part. So, ganitong similar. So, actually, di pa ako nakagamit nito ng ganitong grip. Kasi medyo awkward gamitin yung similar. So, kung kayo ay medyo bago, baka ma-encounter nyo to. Kasi without knowing it, sometimes some people find it very comfortable using this kind of grip. Okay, so similar grip. So, let's go with the racket angles. So, pag sa racket angles naman,
Ito po yung neutral. So, kunyari, nakaharap tayo sa lamesa. So, ito yung harap, kunyari. Ganyan ang hawak niya. Pag ganun, neutral yan. So, yan, kaganyan tayo. Ito, neutral. Pag sinabi nating close racket angle, ang close racket angle, parang na tayo ay nakaganyan. So, pag nakaharap po sa lamesa, pag ganyan ang itsura. Yan ang closed. Okay? So, yan ang closed. So, nakaganyan yan, naka-close. Pag, pag open, pag sinabi natin open, so, ganyan itsura natin. So, doon na tayo humarapa. Ito yung north natin. Pagpalagay natin yan yung harapan natin, ha? Ulitin ko. So, ito yung neutral stance. Ito yung close stance. Ito yung open stance. Kaya open angle. Ulitin ko ulit. Neutral, close angle, open angle. So, pag close, ang bola nasa likod. Pag open, ang bola nandito. Kaya ito naman yung ginagamit para sa pagsimula nung laro. So, maglalaro kayo, naka-open angle yan. Ito yung close, yung bola nasa likod. Ganyan yan. Ito naman yung open. Yan, ganyan yung open. Okay. So, basic ball control, bouncing on the ball, on the forehand side of the racket. So, ganyan lang. Okay, bouncing. Okay? So, yan. So, ganyan-ganyan mo lang, the racket. Okay? Nakikita nyo ba? Yan. So, repeat by using backhand side of the racket. Ganun pa rin. So, yan. Ganyan. Ganyan lang. So, ganun-ganun lang. Then, basic ball control, varying the height. So, pag varying naman, pag ganyan-ganyan. So, gawin natin. Yan. Okay. So, tak, tak, tak. So, yung 3 and 4, 1, 2, 3, repeating the exercise until movement could be walking or jogging. So, yun yung, kumbaga pag magte-table tennis ka, yun yung pinakamagandang sanayin niya muna. At pag muna kayong maglaro sa lamesa muna, you have to learn how to control the ball first. Kasi magiging baliwala yung laro ng table tennis kapag hindi niya makontrol yung bola. Okay? So, balikan natin na pag-aralan today. So, sa hold, pen hold grip, the shake hand grip, similar grip. Okay? Next, yung basic angles, neutral in relation to our north here. Ito yung pinaka-north natin. Neutral, close, open. So, in relation to the ball, to the table, ito yung neutral. Ito yung closed, yung bola nasa likod. Ito yung open stance, open angle. Dito yung bola. Okay? So, sana may natutunan kayo konti sa video na to. Salamat sa panonood. Bye!